Good morning mga ka-oto! Kamusta kayo? Kamusta ang gising nyo? So yun, medyo maliwalis na ang panahon, wala nang bagyo. Andito ako sa showroom ngayon, may papakilala ko sa inyo kaibigan ni Gaspar. Lamang lang to ng pog, ng konting paligo kay Gaspar. Samahan nyo ako, nakasubscribe na ba kayo? Kung hindi pa, bibigyan ko kayo ng 5 seconds para magsubscribe. Eto na ang 5 seconds nyo. 1, 2, 3, 4, 5! Pakisubscribe naman po ang channel namin. Sa mga Netflix, Spotify, nagbibigay sila ng magandang discount. Dito, pag nagsubscribe kayo sa channel namin, bibigyan namin kayo ng magandang discount. Samahan nyo kami, kilalanin ang sinasabi kong kaibigan ni Gaspar. Simulan natin yung video na yan after ng intro na to. Thank you.
So ito na, ang Hyundai Staria. Yan, Hyundai Staria, siya yung dating Star X natin. Sa mga Hyundai Star X dyan, shoutout po sa inyo. Puntahan natin muna ang gulong ng Hyundai Staria. Ang gulong natin is 215-65R17C. Yun yung size ng gulong niya. Napakaganda ng design, no? Kung mapapansin nyo, yan. Yung harap, anong pumapasok sa isip nyo mga ka-auto? Diba? Para siyang mami nito. Ang Stargazer. So, mami siya ng, or nanay siya, or daddy siya ng Stargazer. Si Hyundai Staria. Siyempre, Stargazer. Doon din kinuha yung pangalan. From Staria, Stargazer. Ganun. Puntahan natin yung makina. Ano nga bang makina nito? Pero mga ka-auto, pakita ko muna sa inyo yung ilaw nito. Meron na rin pala siyang front sensor sa harap. Front sensor na nga sa harap pa. Ang ilaw natin is LED with multi-MFR headlamp. Then ito yung fog light. Yan. So yan, ang ganda ng mukha ng Staria, no? Hyundai Staria. Apat na sensor sa harap ang meron siya. Then pasukin natin yung makina. Teka, pakita ko muna sa inyo itong LED na to. Itong ilaw na to, umiilaw yan sa gabi. Buo yan. Yan. Pasukin na natin yung engine. Ito na ang makina ng Hyundai Staria. Katulad na siya ng mga bagong Hi-Ace natin, nasa harap yung engine. 2.2 CRDIL ang makina niya. Meron na rin siyang VGT DOHC. Euro 4 na rin siya. So ito yung makina ng Hyundai Staria. 2.2, pero ang exactong displacement nito is 2,199 cc. Yan. Meron na siyang maximum output na 177 PS at 3,800 RPM. Meron na siyang maximum torque na 430 Newton meter at 1,500 to 2,500 RPM. 8-speed automatic yung meron si Staria GLS. Apat na variant ang Staria natin. Meron tayong Hyundai Staria Cargo, Hyundai Staria Commuter, Hyundai Staria GLS, at Hyundai Staria Premium. Ito yung Hyundai Staria GLS. Ang presyo nito is 2,320,000 pesos. Kapag ang counterpart nito yung mga grandiya natin kay Toyota. So, puntahan naman natin yung side profile niya. Baba ko lang tong hood. So, puntahan naman natin ang side profile. Ito yung side mirror niya. Yan. Meron tayong camera dito. Paikot yun yung camera, 360 camera. Meron 360 camera si Staria GLS. Yan. Sa pinto naman, meron tayong smart entry. Yung ilalagay mo lang yung tampo dito, magbubukas na yung pinto. Pag may hawak ka susa. So, yan. Pasukin muna natin. Yun, no? Ay, buti na lang may grip assist. Ayan, no? Holy shit. So, yun. Nandito na ako sa loob ng Staria. Grabe yung luwag dito sa pasahero, sa unahan. Meron tayong sandangkal dito na legroom. Tapos, ito yung glove box. Then, meron tayong airbags na 6. Dalawa dito. Dalawa sa curtain at dalawa sa side. So, alamin natin yung room height. Ito. Yan. 1, 2, 3, 4, 5. Grabe yung room height, no? Ang taas ng room height niya. Lagpas isang dangkal. Ayan, no? O, diba? Tapos,
Paso puntahan naman natin yung mga yung second floor, second row at yung mga amenities to. Pero i-feel muna natin dito sa pasahero. Grabe 'yon, laki ng bintana. Ang laki ng bintana ng istorya natin. Dalawang kulay yung nasa loob niya, black saka beige. Then yung sa upuan, ayan. Tatlo yung pwede makaupo sa harap kasi meron tayo dito sa gitna. Ayan, driver, tapos yung gitna at yung saka isang upuan dito. Tapos, ang kagandahan dito, nasa unahan na yung makina. Hindi katulad ni Gaspar. Gaspar kasi nasa ano pa eh, nasa ilalim pa ng makina so medyo mainit. Ay, nasa ilalim pa ng upuan ng makina so medyo mainit. Ayun. Puntahan naman natin yung second row at yung mga amenities na to sa likod. Wait lang. So bago tayo pumunta sa second row, sa loob, ito yung mga sa bintana niya. Yan, yung buttons. Then ito yung ganito yung sa pinto niya. Yan, ito yung speaker. So tara, puntahan natin ang Starya sa loob. Pasukin natin ang loob ng Starya. Yun, no? So, ito na yung loob ng Starya natin. Yung nga, 11-seater to. Tatlo sa harap. Then, tatlo dito. Dalawa dito. At tatlo ulit sa likod. Ayun. So, total of 11. Tara, pasukin natin. Yeah. So, yun, mga ka-auto. Ito yung leg room. Yan. O, yan. Yan yung leg room niya. Then, meron tayong dalawang USB dito sa harap. Sa harap ng upuan. Yan. Tapos, yun nga, ang upuan natin dito ay color beige. Then, may mga aircon tayo dito sa bawat row. Dalawa. Katulad nung kay Gaspar. Yan. Ang daming aircon, no? Ilan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 aircon. Tapos meron tayong buttons dito. Yan. Para sa AC. Para sa kung saan tatapat yung aircon. Sa mukha. O sa paa. Or sa ano. Yan. Yan yung mga buttons na yan. I-feel natin yung... Meron tayong grip assist dito. Na pwede nating entry. Hawakan pagpasok natin. Grip assist din dito. Ayan, para hawakan kung sakaling mapapabilis yun. Ang nagustuhan ko dito, yung bintana. Ayan, sobrang laki. Sobrang laki ng bintana niya. So, sobrang wide. Napaka futuristic ni Star. So, puntahan naman natin yung ano, third row. Ayan yung lupo. Ang sarap pala sakayan nito. Ang dami pwedeng isakay. 11-seater to. Tapos yung ginamit na material is leather na beige color. So yun. Puntahan naman natin yung... Ay, teka. Pakita ko pala itong ano. Yung shades. Yan. Private shade. Yan. Para hindi tayo mainitan. Yan. Pati mga pasero sa likod. Hindi rin mainitan. Kahit may... Kahit kasi may tint na tayo mga ka-auto. Pinapasok pa rin ng... init yung sasakyan natin. So, mas maganda kung may sunshade tayo dito sa tagiliran, sa side. Okay, puntahan naman natin to kung kasya tayo, mga ka-auto. Wait lang. So, ayan, mga ka-auto, puntahan naman natin yung likod. Ito, na-forward to. Yan. Para mas lumuwag yung pagpasok natin. So, ayan. Ayan, no? O, pwede natin ibalik. Ah. So, andito ako sa third row, mga ka-auto. Puntahan naman natin tong last row. Yan. Oh, di ba? Kasya pa rin ako. Hindi pa masikip. Pwede pa tong i-forward, i-backward yan kung gusto natin i-adjust. Pero kasya pa rin ako. Bili na tayo nito, mami. Ang ganda ng Starya. So, 11-seater yung total na pwedeng makaupo. Tapos yun, ito rin. Ayan. May, ayan, tataas natin. Ayan. O, di ba may shades pa rin sa kabila. Nakataas na kasi yung shades. Ayan. So, hindi pa siya
Yan, hindi pa, hindi init kasi may ganyan. Pero kung gusto mo nung i-feel yung view, eto. Yan. Si Staria GLS, wala pa siya yung moonroof, ano, sunroof or moonroof. Moon, sunroof saka moonroof yan, wala pa. So, diba? Pero, ayan, may mga charger dito. Charger dito, tapos lagay ng cup holder. Meron ding charger dito. Yan. Sa kabila, ganun din. Punta tayo sa kabila. Ayan. Meron ditong car charger. USB ulit. Tapos pwede mo rin ibaba to. Ay, taas to. Dali. Eto. Ayan. Hindi pa pala nakababa. Nakabukas na yung pinto. Yung sa pinto pala yun. Ayan. Nakataas na. Ayan. O, diba? Executive deck. Executive ang datingan natin dito. Pababa natin. So, puntahan naman natin yung likod. Yung rear of the vehicle. Yan. Bago natin pasukin yung sa trunk. Let's go! So, para makapunta sa likod. Ayan. Isara muna natin itong pinto. Hindi, joke lang. Walang connect. So, automatic siya magsasara. Maglalak. Yun. Oh. Punta na tayo sa rear of the vehicle. Meron tayong spoiler dito with high mount stamp lamp 2.2 yung makina. Ayan, may badge. Ayan. Then si Staria, ang paano mabuksan natin yung likod, ito. Anyway, 5 years warranty pa lang lahat ng Hyundai cars natin or 200,000 whichever comes first. May apat tayong sensor dito at may backup camera. Ayan. Tapos yung badge na Staria. Okay, let's go. So, okay na natin yung loob. So, punta na tayo sa trunk. Ito. Ito ang spare tire. Ah, bukas tanggalan ng spare tire. Yan, pero ito yung spare tire. Sali, ano? Yan, yan yung spare tire. Tapos ito yung trunk. Kung gusto mong lumuwag, maglagay. Pero yan na yung luggage niya. Kung gusto mong maglagay pa, na mas maluwag, ito. Push mo lang. Yan. So, pwedeng ganyan. Kung wala kay pasahero sa third row. Yan. Okay. Ang presyo lang nito, mga ka-auto, 2,320,000 pesos. So, ito yung likod ng Staria. So, paano nga ba natin pinapark ang Staria? Ano nga bang size nito? Ano nga bang length nito? Ano bang height nito? So, ito na. Ang overall length niya, 5,253 millimeter. Ang overall width niya ay 1,970 millimeter. Ang overall height niya is 1,990 millimeter. Ang ground clearance niya, 186 mm, at ang wheelbase niya is 3,273 mm. So, pasukin naman natin ang driver side. Ayan, ang laki ng window, ang wide ng window niya. So, tara, pasukin natin yung driver side. Total, yun ang gusto ko, yun ang gusto natin, mga ka-auto. So, alamin natin kung ano meron nga ba. So, yan. Ito yung storage. Nagpasok mo may ang dami storage, oh. Ang laki ng storage. Ito pa. Nagpasok mo, meron ding foldable button dito para sa side mirror. Left and right para maayos mo yung side mirror mo, ma-adjust mo. Pero, ang off nga lang dito. Walang grip assist para makapasok ka. Pero, yun nga. Yan. So, mga ka-auto, dito na ako sa driver side. Check natin si manibela niya, ito. Tilt up and down. Yan. Then, telescopic na rin. Wait. Tilt up and down and telescopic. Tilt up and down and telescopic. Yun. Na-forward siya. Telescopic.
ang manibela. Push start na rin tayo. Tapos, so ito yung manibela niya. Tandaan natin mga kaoto, ang left ay para sa infotainment. Andito yung mga mode, volume, plus, minus, yan. Then yung right naman dito sa panel ay para sa instrument cluster. Ito yung instrument cluster niya, 10 inch yung size niyan. Tapos meron na rin tayong cup holder dito. Meron din hidden na pocket dito. Yan. Press mo lang to. Yan, oh. Umangat, diba? Lagay ng mga kung ano-ano, dokumento, IDs. Yan. Yan yung hidden pocket niya. Tapos, ito yung infotainment niya. 8-inch touchscreen display with AM, FM, USB, Bluetooth. Yan. Meron na rin siyang Apple CarPlay at Android Auto. With Bose speaker, with surround sound. Yan. For speaker, 2 tweeters. Ang infotainment niya natin. Then, ito yung sa aircon niya. Ito yung buttons para sa aircon niya. Auto temperature control. Yan, meron. Yan. Tapos, meron tayo ditong drive mode. Yan, ito naman para sa camera. Yan. Then, ito, meron tayong wireless charger dito. Iilaw to if magcha-charge kayo dito. Then, ito yung gear type niya. Park, reverse, neutral, drive. Yan. Meron din tayong USB dito, car charger, dalawang USB, isang car charger, lagayan ng coins ito. Yan. Tapos, punta naman tayo sa sun visor. May salamin dito. Vanity mirror. Yan. Ito naman, sa driver side, meron din. Ito, yung vanity mirror na yan. Yan. Tapos, meron din tayo ditong yung sa room lamp niya. Ito, yan yung ilaw niya. Okay. So mga kaoto, tapos na nating i-review yung tawag dito. Tapos na nating i-review ang makina, ang dimension, ang interior, interior yung upuan, yan yung exterior, tapos na rin natin yung mugs. Yan. Punta naman tayo sa safety. Si Staria, meron tayong rear occupant alert. Ito yung mag-warn ng Staria natin kapag may naiwan tayong bata sa loob ng sasakyan. Katulad nung nangyari kay Rain na wala si Gaspar ng rear occupant alert. Then, meron din tayong tire pressure monitoring. Kailangan natin yun. Reverse parking camera and sensor. So, yun. Ano pa ba? Meron ding surround view monitoring si Staria. Meron ding blind spot monitor. Diba? Ang daming safety features ng Staria. Mas marami syempre ang safety features ng premium natin. So mga kaoto, kung naghahanap kayo ng van, maliban kay Toyota, mas maganda rin ang mga van ng Hyundai natin. Yan, may Staria tayo GLS, may Staria tayo premium. So yun, kung naghahanap kayo ng mas magandang van pang pamilya, mag-upgrade kayo ng sasakyan, pwedeng sa inyo to. Pasok na pasok sa inyo ang Staria GLS natin. Marami akong nakalimutan. Marami pang pwedeng discuss. Pag-usapan ulit natin sa mga susunod na araw. Tapos, pag-usapan natin sa mga susunod na araw. Mag-live tayo sa mga susunod na araw. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa mga live natin, sa mga vlogs natin. So yun, kung may question kayo, message nyo lang sa comment section natin. Sasagutin natin yung mga comments nyo. So mga kaoto, hanggang dito na lamang po ang pag-vlog natin sa Staria. Sundan ulit natin ang mga vlog sa mga susunod na araw at sa ibang araw pa. Maraming salamat po sa pagpanood nyo sa amin, pagsama nyo sa vlog na to. Maraming salamat po sa mga hindi nag-skip ng ads.
maraming salamat po sa inyo. So hanggang dito na lang po mga kaoto. God bless po sa ating lahat. Salamat po sa panonood. Bye!